Okay, so let's talk about water cycle or the hydrologic cycle. So water cycle. So it is a cycle that involves continuous circulation of water in the Earth's atmosphere system, di ba? So continuous circulation ng water. So kaya tinawag siyang cycle. So sa lahat ng proseso ng water cycle, yung pinaka-importante dito is evaporation, transpiration, okay? The evaporation and transpiration. So we have also combination of evaporation and transpiration. So that is evapotranspiration yung isang term niya. We have also condensation, which happens in the formation of the clouds. So condensation. Dito ko na ilagay. Condensation, precipitation or rainfall, and runoff. Okay, so yan yung mga importanteng process ng water cycle. So although the total amount ng water within the cycle remains essentially constant, di ba, kasi nagsa-cycle lang sila eh. Its distribution among the various processes is continually changing. Okay? So nagbabago yun. Though yung amount is essentially constant. Okay, so if it talks about evaporation, it is one of the evapotranspiration or evaporation plus transpiration. So if it talks about evaporation, that is one of the major processes in the cycle. It is the transfer of water from the surface of the earth to the atmosphere. So, parang kung may tubig tayo dito, so, yun, ibabalik niya, itatransfer niya yung water dito sa surface, sa land, back to the atmosphere, okay? Dun sa clouds, parang ganun. So, by evaporation, water in a liquid state is transferred to a gaseous, okay? So, from liquid state to gas, na? Or in a form of vapor. Kaya evaporation in the form of before, okay? Before state, okay? So this transfer occurs when some molecules in water mass have attained sufficient kinetic energy, no, to eject themselves from the water surface. So yung mga main factors dito sa evaporation is number one is the temperature. Second is humidity, wind speed, and solar radiation. Okay, so yan. So ito naman yung mga factors nila. So the principal source ng water before is ocean, no? Yung mga ocean. Doon may evaporation din na mag-occur dyan sa soil or sa ice or sa mga snow, no? Kung sa ibang bansa ka. So may evaporation din na nag-o-occur doon. And if it talks about transpiration, that is evaporation of water from the plants, okay? Through its yung mga pores nila or yung mga tinatawag natin sa biology as stomata. So yung stomata na yan, kasi pagbubuhos yung ulan, ma-stored yung tubig eh, no? So, diba? From precipitation, bubuhos yan dyan sa mga plants natin. Bali dyan, no? Bali umulan. That is called as interception. Though hindi siya major part nung hydrologic cycle kasi na-stored siya sa plants eh. No? Bali, parang yan yung nagiging food nung ano din. No? Or minsan yung ugat niya, di ba? Yung mga ugat ng mga puno,
or yung mga plants musuyop siya og mga tubig, no? So that is called as interception. So ito, no? So na yung mga tubig na ma-stored sa iyahang stomata, then some of that will be evaporate, no? And that is called as transpiration. Okay, so yun, no? Tandaan. So anyway, lahat sila is from liquid to B4. So pinag-combine na lang lahat yan, no? So combination of evaporation plus transpiration, that is called as evapotranspiration. So ito naman yung evaporation from plants. Okay? So I hope klaro tayo dito sa evapotranspiration. Okay, so yung evapotranspiration, tinatawag din itong total evaporation. So, yun yung lamsam niya. So, if we talks about, yun, mag-evaporate siya. So, magko-condense yan. So, pag sinabi nating condensation, that is formation of the clouds. So, once ma-form na yung clouds, so, yun, doon na magsisimula yung, diba, mag-stored na yan ng mga, ano, and meron na tayong tinatawag na precipitation. So, another term for precipitation, that is rainfall, no? So, it falls to the earth in different forms, no? Different forms. So, yung precipitation, may iba-ibang forms yan. So, forms of precipitation. So, mostly yung form niya, yung common is yung drizzle. Kung sa Bisaya, taligsik, no? So, it's just consists of tiny liquid droplets, no? So, mostly yung diameter niya daw is from 0.1 millimeter to 0.5 millimeter. So, masyag taligsik lang. Then, rain, no? Kanang ulan na dyan na itong ginatawag. Kanang dagko na kayo, no? So, larger than 0.5 mm. So, other countries, napod sila'y glaze. Sa ato ay kanilang man itong may experience na. Depende maguna sa temperature point, no? Or sa imong geographical na location. So, napod tayo ginatawag na glaze. Mga ice coating lang na siya. Same lang ni siya, ano? Marag magkapamilya lang ni sila sa snow. Kana, no? So, puro na sila mga ice. Okay? Mga ice, no? Ice crystal or basta na siya yung mga ice, no? So, mapunan iyang other forms. So, precipitation na siya. So, once mag-ulan na, so, matuingon, ang tubig is nadiri sa ground, mga gina. So, ang uban na exist is automatic at to sa runoff. Okay? Yan yung surface interflow or the base flow. So, runoff na siya, no? So, ang uban tubig po, mabutang dito sa plants, master siya sa plants, that is called as the interception. And the other one is mo infiltrate. Diba? So, natin ginatawag nga infiltration. Kanang first niya nga pagsulod sa yuta. Sa yuta, we have infiltration. And then once maka-ano na siya, once mag-flow na siya diri sa
layer sa soil. So, binatawag na siyang percolation. Okay? So, muna ang movement of water through soil profile. So, nana siya sa sulok. So, ang infiltration is movement sa water through soil surface. So, mo to, yung pagsuyo pa lang sa ground surface, infiltration, then once na siya sa soil profile, mag-flow pa ng tubig, that is called as the percolation. So, we have also called as the basin recharge. So, mostly from amura siyang interval sa infiltration and percolation. No? So, munang murag term niya, basin recharge. So, katong tubig, amura nga po siyang percolation, pero nasa term na basin recharge. Okay. So, once ka na nga tubig, nga nisuyop diri sa yuta, madto na siya sa groundwater table. So, we have also called as the groundwater accretion. Okay. So, I hope klaro na. Natay groundwater ang accretion. Then, kanang groundwater is nadyon ay tendency nga mugawas na siya sa yuta. Motong natay ginatawag ng mga spring, na mga tubod, kung bisaya pa. So once mo agi, from groundwater table to bali mo out siya sa soil, that is called as the subsurface outflow. So, mao na siya. So far, yan na lang yung rotation, pabalik-balik lang. So, ito ka ba lang kung asa siya nagsugod? Pero kung kay circle man. So, kung yung kang evaporation, so, or tanato start up from condensation, formation sa clouds, then mag-precipitation, mag-rainfall, then mag-direct runoff, then mag-infiltrate, mag-percolate, mag-basin recharge, mag-accretion, mag-subsurface outflow, then mag-evaporation and transpiration, then balik na po sa condensation. So, cycle-cycle lang. So, yan ang water cycle or the hydrologic cycle. Okay. So, ang ato na siya i-graph. Di ba? So, kani siya, pwede na ito na siya i-graph with respect to time versus the flow. No? So, flow rate, no? Cubic meter per second, and ang time is second. So, ang ato makita diri is area. So, volume ni siya sa precipitation. Ang makita diri. So, from the top here, down dito sa base. So, this are called as volume of precipitation. Okay? So, mura siya guan, no? Mura siya area aning tanan, full area times ang iyang rainfall depth. So, volume na siya. So, ang kaning precipitation, natay ginatawag din yung phi index. So, mura siya ground surface. No? Kung ato na siya i-model. So, mura siya ang ground surface. So, mura siya base. No? Base na ito. Okay? Base flow. So, above sa groundwater surface or the phi index, di ba, murag exist na siyang yuta. So, mo tong sa runoff, then the other one is katong mo infiltrate sa soil, no? So, na-divide siya sa direct runoff, basin recharge, and groundwater accretion. Okay, so basin recharge is within sa soil profile, ang term. So, mo ng volume, no? So, within sa soil profile. Then, ang volume sa water is the groundwater accretion. So, muna siya, no? Direct above sa groundwater is direct runoff. Below ana is basin recharge and groundwater accretion. So, muna na-divide ang precipitation. Diba? Ulan mag-iapon ni tanan. Okay. So, ang magawas diri sa runoff, so, runoff, no? Gawas na automatic. And diri sa basin recharge, ang magawas is, diba? Magawas is katong evaporation and transpiration. Okay, gapil na lang po dire ang plants. So, and we have also the subsurface outflow. So, tanan na siya manggawas. So, natay tulong nga manggawas, runoff, evaporation, evapotranspiration, and the subsurface outflow. So, base diri, makita nato ang masolve nato ang value sa infiltration rate and also with the change in the moisture content. Okay? So, makita nato na
below sa fee index. So ako na siya gipamutang dirita ng formulas nga atong magamit or ang involved lang po diri sa under sa hydrologic cycle. Okay, so napo ni siya solving na. Hindi na siya ni siya blabla. So na siya solving. So kung gusto niyo makuhaon ang direct runoff in terms of based diri sa graphical presentation sa hydrologic cycle, which is muna siya no, ang graphical presentation. So it's just precipitation, yun, makita niyo ang total area. So precipitation minus the basin recharge and minus the groundwater accretion. So muna itong direct runoff. So makita rin po na niyo sa graph. Ang infiltration rate is makita po na niyo diri. So it could be the basin recharge and the groundwater accretion. So kanira gapo nando no within man infiltration eh diba diri sa katong infiltration is katong musuyop diba from groundwater surface katong tubig nga moagi sa ground surface sa soil profile okay sa ground surface mo tong mga infiltration. So ang infiltration rate is basin recharge plus groundwater accretion divided by the rainfall duration by rate man. So we are expecting millimeter per second or centimeter per second or meter per second. Yan ang rate. And so pasabot, ang kaning mga direct runoff is naka-base na siya into millimeter. Okay. So another formula is also precipitation. Precipitation minus the direct runoff. So muna ni siya ang area shaded with gray below sa V index divided by the rainfall duration. And we have also the change in the moisture content. So, manong makita ni Madriya. So, it's just basin recharge plus the groundwater. Kanilang siya na mag-act. No? So, basin recharge plus groundwater accretion minus sa iyang magawas, minus sa magawas. Okay? So, basin recharge plus groundwater minus evapotranspiration and minus subsurface outflow. Okay? And we have also another formula is kanilang siya, no? Diba kanina siya is also precipitation minus runoff. Makita mo na ni Madre. Yeah. So, yun. So, muna yung mga formula ng involved po diri sa hydrologic cycle. Okay? So far, daghan pa yung formula. Pero makita rin po na ni Madre sa graph. Na kung naman. So far, kanilang pa. Okay, so sa next na video is mag-solve taong problem related to precipitation and water cycle. Sige, so see you in the next video. Thank you.